Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, sa banal na misang ito at sa tulong at panalangin ng ating dakilang patron, itaas natin ang mga biyayang ating ipinagpapasalamat, mga biyayang ating hinihiling ngayon. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ay may ilang tao dumating sa Judea mula sa Antiochia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro na bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, "Tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesus Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaon ang ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangat na tagumpay. Ang tagubedyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaigay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo
mag-ibigan kayo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Atin mulang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganoon din ang ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. At nawa ang lahat ng inyong mga daladalang panalangin, mga ibinubulong kay Padre Pio na iparating sa Panginoong Diyos, naway baunin ninyong lahat pag inyong pag-uwi ang mga pagpapala at biyaya, mga kagalingan sa mga karamdaman. Amen. No, nawa pagpalain tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Sa mga pagbasa natin ngayon, ang tinutukoy lagi ay tungkol sa pagmamahal. Ang utos ng Diyos sa tao, mag-ibigang kayo. Magmahalan kayo. No? Yan ang dakilang utos sa atin ng Panginoong Diyos. Magmahalan. Sapagkat sabi niya, kayo hindi ko na itinuturing na alipin, kundi kayo'y mga kaibigan ko. At ang tumutupad ng kanyang salita ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, nawa sa ating tahanan, doon natin palaganapin muna ang pag-ibig ng Diyos. Mga magkakapatid, magmahalang kayo. No? Marami ang magkakapatid na lumalaki, nagkakapamilya, nagkakanya-kanya na. No? Diyan natin simulan, magmahalan kayo. Maging magkakaibigang kayo. Bili ng Diyos yan sa atin. Bilang isang Kristiyanong pamilya, magmahalan tayo. Bilang isang Kristiyanong tahanan, magpatawadan tayo. Bili ng Diyos, magmahalan tayo. Magpatawad ka. Magbigay ka. No? Mga minamahal na mga kapatid, yan ang isang dakilang paalaala sa atin ng Diyos. Dakilang utos, magmahalan. Sabi sa ikalawang pagbasa, kapag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay anak ng Diyos. Pag ay umiibig kay anak ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sino ka kung hindi ka nagmamahal? Yan ang ating esensya, yan ang ating natura bilang isang Kristiyano, ang umibig. Alam nyo, kaya tayo'y madami. Kaya mabilis tayong dumami sapagkat tayo'y isang Kristiyanong, samahang Kristiyanong nagmamahalan. May pagmamalasakit sa kapwa. Nawa ang bilin sa atin ni Jesus na ito, magmahalan tayo. At ang tanong, paano ba tayo minahal ng Diyos? Una, tingnan muna natin ang ating mga personal na karanasan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Minsan, mabigat. Minsan ang Diyos, kung magmahal sa atin, masakit. No? Minsan talagang kahirap unawain, kahirap tanggapin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Base yan sa personal na karanasan ng ating buhay. Karamdaman, kamatayan, pagbagsak, pag-alis sa tahanan, yung iyong ama di na bumalik
o kaya ang iyong ina di na bumalik, nag-asawa ng iba, may kinasamang iba. Lord, pagmamahal ba ito sa aking pamilya? Napakadami nating tanong. Minsan ganyan ang ating karanasan. At ang tanong, Lord, bakit po? At ang sagot, pagmamahal ng Diyos sa atin. Na ang hirap unawain at ang hirap hagipin. Sapagkat ganyan tumakbo minsan ang isip ng Diyos, talagang hindi natin matarok ang pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin, hindi natin maabot. Pero laging ang dulong hantungan ng lahat ng iyan, mahal ka ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Sabi ni San Pedro, walang itinatangi ang Diyos. Lahat ay pinagkakalooban niya ayon sa unang pagbasa. Lahat ay sakop ng kanyang pagmamahal. Nagkakaiba-iba lang yan sa pamamagitan ng pagtugon ng tao sa pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Minsan saganang sagana ka na, malusog na malusog ka na, kay pinagpala na ng Diyos, ang lahat ay halos ipinagkaloob sa iyo, pero anong tugon mo sa pag-ibig sa iyo ito ng Diyos? Anong iyong respond sa lahat ng iyan? Minsan, abuse. Minsan, kasalanan. Minsan, mabibigat na nakasalanan ang pinapasok natin sa kabila ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, ang kasunod niyang tanong natin lagi, bakit Lord? Sapagkat tayo'y matigas ang loob, matigas ang ulo. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, na ayaw niya na ikaw ay bumagsak, na sa huling sandali ng buhay mo, ayaw niya na ikaw ay sa demonyo pupunta, ang Diyos ay hindi papayag. Kaya ang tao dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay. Kaya tayo dumadaan sa matinding iba't ibang bahagdan ng hirap, ng pasakit, o mga pagsubok sapagkat gusto ng Diyos mapurify tayo ang ating puso, ang ating kaluluwa, at isang araw malinis tayo. Pero kailan natin tatanggapin na tayo mahal ng Diyos para tayo magbalik loob sa Kanya? Yun lagi ang tanong. Hanggang kailan tayo ganito ang takbo ng ating buhay? Kahit mundo ay pinagbabago ng Diyos. Lahat pinagbabago ng Diyos yan. Tayo ding tao pinagbabago. Kaya nawa, nawa. At nararamdaman na natin ang mundo na talagang nagbabago. At nawa, mga minamahal na mga kapatid, no? Magbalik-loob tayo sa Panginoong Diyos. Nang hindi bumigat ng bumigat ang ating mga pasanin. Tingnan natin si Jesus kung paano tayo minahal. Yan. Nakapako sa krus. Ganyan ang tunay na halimbawa ng pagmamahal, pagbibigay ng buhay sa kanyang minamahal. Ganyan ang Diyos magmahal sa tao. Siya'y handang mag-alay ng buhay. Alisin ka sa kasalanan. Duko, kumbagay kay iahon sa putik ng kinalalagyan mong kasalanan. Iaahon ka ng Diyos dyan sapagkat siya ngay nag-alay ng buhay para sa lahat. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ang inaantay lang ng Diyos ang iyong kamay na itataas mo sa Kanya. Sapagkat tayo may sariling isip at kalooban, may sariling pagkapasya, hindi tayo robot sa harapan ng Diyos. Hindi tayo remote control ng Diyos na pag ginusto niya, tayo ay susunod. Na laging nakasalalay sa atin
sarili kung gusto mong tanggapin ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Kaya nawa sa banal na misang ito, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, ang ating minamahal na patron, tayo ay magbukas ng ating isip, ng ating puso sa Panginoong Diyos. Iabot natin ang ating kamay sa Panginoong Diyos upang tayo alisin sa lugar na kung saan tayo nagdudusa, naghihirap, bunga ng kasalanang ating kinasadlakan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa ating Amang Lumikha at hingin natin sa Kanya ang biyayang Kanyang pag-ibig. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang pananampalataya at pag-ibig ay patuloy na umunlad sa sambayanan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang mga hinirang na namumuno rito ay maging instrumento sa pagpapairal ng pag-ibig at pagpapatawaran, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapan, bunga ng paghihikahos, karamdaman, pagkaapi sa sariling karapatan, at yaong mga biktima ng digmaan at kalamidad, taglayin nawa nila ang pananampalatayang magpapadama ng presensya ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating pamilya, upang tugunin natin ang pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusunuran at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang pagdulog na isinasamo ng iyong hinirang na bayan. Patuloy mo nawa kaming pagpalain at kalingain sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaisa ng mga anghel na naging si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo pagkabuhay, kami ang tapos mong tunay. O Jesus, naming mahal,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Thank you.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng maipagalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinabagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ikaapat, sa darating na June 15 ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa grade 3 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ikalima, tahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama,
ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.